So ayun po, ano, magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Joseph Zidane Vinabia at ngayong araw ay tatalakayin natin ang isang tula ni El Defonso Santos. Sa tabi ng dagat, marahang-marahang manaog ka, iarog at katay lalakad, maglulunoy katang piyapang-piyapa sa tabi ng dagat. Tina kailang sapnan paang-paang, binalat sibuyas, ang daliring garing at sakong nawari, pinuyom na rosas. Manunulay kata habang maaga pa sa isang pilapil na alalagtagan ng damong may luha ng mga bituin. Patyad na tayo ay maghabulang similis ng hangin. Ngunit walang ingay hanggang sa sumapit sa tiping buhangin. Pagdating sa tubig, magpapaurong kang parang nanginigni. Gaganyakin kata sa nangororoong mga lamang lati. Doon ay may tahong talaba-tala ang kabigwighani. Hindi kaya natin mapuno ang buslo bago tumanghali. Pagdirapit hapon, kate magbabalik sa pinanggagalingan. Sigatan ang paa at sunog ang balat sa sikat ng araw. Talagang ganon sa dagat man irog ng kaligayahan. Lahat pati puso ay naaagnas ding marahang marahan. Sa tabi ng dagat, ang ibig sabihin ng tula na ito ay ang tema ng tula na ito ay pagmamahal. Tungkol ito sa dalawang magkasintahan. Marahang-marahang manaog ka, irog at katay lalakad. Ang ibig sabihin nito ay dahan-dahan daw bababa o tatakas sa bahay. Maglulunoy katang piyapang-piyapa sa tabi ng dagat. Ang ibig sabihin nito ay magkasama silang dalawa at naglalakad sila sa tabi ng dagat. Di na kailangan sapnan paang binalat sibuyas ang daliring garing at sakong nawari kinuyom ng rosas. Ibig sabihin nito ay mayaman ang babae dahil balat sibuyas ang paa at pula ang sakong. Ibig sabihin ay siya ay aputi at naiingatan. Manunulay kata habang maaga pa sa isang pilapil na nalalatagan ng damong may luha namang bituin. Ang ibig sabihin nito ay sa madaling araw na sinumulan na ng lalaki na magtatalik na silang dalawa at yung nigaan nila ay hamog pa. Merong mga luha ng mga bituin. Patiyad na tayo ay maghabulang simbilis ng hangin. Ngunit walang ingay hanggang sumapit sa tiping buhangin. Ang ibig sabihin nito ay sa oras na ito, nagtatalik pa rin silang dalawa at walang buhangin. Ngunit merong paparating na buhangin na sa analogiya ay dinadala ito ng mga dagat. Pagdating sa tubig, mapapaurong kang parang nanginimi. Ibig sabihin nito ay pagkatapos ng rorok ng kanilang pagtatali, yung babae ay parang nahihiya pero sa kontekstong ito, parang iyong pagbabalik pagkatapos ng rorok. Gaganyakin kita sa nangaroroong mga lamang lati. Doon ay may tahong talabat hala ang kabigabighani. Ang ibig sabihin nito ay sa mga salitang tahong talabat, ito ay mga phallic symbols. Ang tahong at talaba ay mga female parts kaya bastos na tawag ito. Hindi kaya natin mapuno ang buslo bago tumanghali. Pagdarapit hapon, katay magbabalik sa pinanggalingan, sugatan ang paa at sunog ang balat sa sikat ng araw. Talagang ganon, sa dagat man, irog ng kaligayahan. Lahat pati puso ay naagnas ding marahang marahan. Ibig sabihin nito ay sa hapon daw, ibabalik na ang babae sa kanyang pinanggalingan, sa bahay niya. Sugatan ang paa at sunog ang balat, kasi naman kayo ba naman buong araw sa damuhan, di ba?
Pero sa dulo, malalaman natin na hindi na mahal ang nang lalaki ang babae. Yan ay kung minahal niya ba talaga ang babae. Sa huli, ang habol lang niya sa babae ay ang kanyang katawan. Siya noon ay isang edukador, makata at dalubika. Kinikilalang bilang isa sa pinakamagaling na makata sa Tagalog. Oy. Kilala rin siya sa kanyang mga salin ng Rubaiyat ng Umar Khayyam at ng Pamansang Awit ng Pilipinas. At para din sa kanyang paggamit ng sinaunang Pilipino na anyo ng tula na nakilala bilang Tanaga. Pinanganak siya noong 23 ng Enero taong 1877. Siya ang huling anak sa limang magkakapatid ina Andre Santos at Atanasia Santiago. Alam niyo ba ang isa sa mga nabigay ng inspirasyon kay Ildefonso Santos ay ang kanyang pinsan na si Leonardo A. Janzon. Siya rin ang unang nakapagpansin sa magandang talento ni Ildefonso Santos. Ito ay isa sa mga nagawa ni Ildefonso Santos. Tatlong inakay, gabi, ang gorion, sa tabi ng dagat, ulap, mangingisda, Pilipinas kong mahal.